Hello guys! Welcome ulit sa Noah's Garage. At sa video ito, tayo ay mag-install ng throttle controller sa Toyota Fortuner na ito. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yung unang-una guys, maraming salamat sa mga nag-respond dun sa aking previous video. May kinalaman sa pag-install ng throttle controller sa ating Montero Sport. So maraming nagtanong sa inyo kung paano i-install yun manually, kasi hindi nila masyadong nakita yung pag-install ng throttle controller, kasi pinagawa ko lang yung sa shop. So this time, mapapanood din nyo kung paano i-install yan dito sa ating Fortuner, no? Itong Fortuner na to ay sa bayaw ko. So the same lang naman ang concept, no? Procedure, no? The same lang naman. Iba lang yung saksakan, pero the same procedure lang naman. Yan. So install natin itong throttle controller dito sa Fortuner na ito. So bago yan, baka may tanong nyo, bakit ba nagkakaroon ng throttle delay ang sasakyan? So lahat ng modern engines ngayon ay merong tinatawag na throttle delay response. Bakit nga ba may delay ang response ng throttle ang sasakyan? Paliwanag ko sa inyo saglit. So pakita ko sa inyo guys yung modern engines, di ba? Karamihan ng mga makina, siguro mga 2005 pataas, ang kanilang throttle ay drive-by-wire na. Ibig sabihin, electronic na siya. For example, dito sa Toyota Fortuner na ito, doon sa, ganun din sa aking Montero at sa Hyundai Accent, drive-by-wire na yan. So hindi na siya decoupled. So makita nyo, ito yung throttle niya. Ayan, makita nyo ba? Ayan yung throttle niya. Meron niyang motor, ayun. Kita nyo yung motor. Ayan. Kaya kapag di-depress nyo, natapakan nyo yung accelerator pedal, ang ginagawa ng ECU, kinocompute niya yun, yung pag-depress nyo sa pedal. For example, kapag di-depress nyo yung pedal nyo, mga kaunti lang, siguro sabihin natin 15%, nag-open yung throttle niyan, hindi talaga all the way 15%, no? Maliit lang. Depende kasi yon sa control o pagkakadisenyo ng ECU ninyo. Pero kadalasan, halos lahat ng mga drive-by-wire na throttle ngayon, mga modernong engine ngayon, may delay talaga, no? Hindi bumubukas yung throttle ng tuluyan. Kaya meron siyang tinatawag na throttle lag, no? Throttle delay. Hindi maiwasan yun sa mga modernong sasakyan. Pero, tingnan natin yung lumang sasakyan, lumang engine na decable. Pakita ko sa inyo, yung Jeep na yan. Okay, sa engine na ito, sa Isuzu engine na ito, nandito yung kanyang, yan, yung mechanical throttle niya. So, decable siya guys. So, gumalaw yung pedal, makikita nyo doon. Ayan, pag tinapakan yung pedal, gumagalaw dito. So, pag tinapakan yun, bubukas, papasok yung hangin, papunta doon sa combustion. So, yan yung pinaka lumang design ng engine. So, nakita nyo doon guys, sa ating jeepney engine, sa Isuzu na lumang engine natin, na decable yung kanyang throttle. So, kung gaano kadiin yung tapak sa pedal, ganun din yung bukas ng throttle noon. So, ibig sabihin, mas maraming hangin na pumapasok, mas malakas sa diesel ang konsumo noon. So, ang isang dahilan kung bakit may delay itong mga modern engines, yung mga drive-by-wire na throttle body, throttle plate, ay dahil sa emission, no? So, ibig sabihin, kinokontrol ng ECU natin, itong throttle plate, yung pumapasok na hangin para hindi magkaroon ng masyadong unburned fuel sa environment. Kasi pagka masyadong madiin ang tapak natin sa pedal, tapos ang throttle plate ay decable, pagka bumukas siya, mas maraming hangin, di ba? Ibig sabihin, nire-require yun ng mas maraming fuel din. So, mas malakas siya sa konsumo. Ang problema sa ganun, guys, hindi lahat ng fuel ay nabe-burn. Usually, lumalabas siya sa tambutso at nagiging waste, no? Nagiging pollutant tayo sa environment. Yun ang iniiwasan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong sistema. Maganda naman yun, di ba? Kasi nababawasan yung emission sa ating air, sa ating atmosphere.
Ano ang pwede natin gawin para ma-reduce natin o matanggal natin yung lag na yon, yung delay na yon sa response ng throttle natin? Ang isang way, syempre, ay yung pag-install natin ng throttle controller. Yan, yung top speed. No? So, maraming brand, pero syempre, ito ang nire-recommend ako sa inyo, top speed version 2. So, kagaya ng napanood niyo sa Montero Sport na installation na ito, maraming benepisyo to compared sa ibang mga brand. Isa na dito ang pinakamagandang benepisyo nito, yung anti-car jack feature niya. No? So, hindi mananakaw yung sasakyan ninyo. Okay? So, ang throttle controller, guys, tinatanggal niya yung lag na yon, yung delay response ng inyong throttle kapag tinapakan nyo yung pedal. So, ibig sabihin, kapag tinapakan nyo ng konti yung pedal, bumubukas sa tamang angle yung throttle plate ninyo. Sa ganun, makapagbibigay ito ng sapat na hangin sa inyong makina. Ibig sabihin nun, maganda yung response, di ba, ng inyong makina. Walang lag. Yan ang trabaho ng throttle controller. So, sana na paliwanag ko sa inyo ng malinaw kung bakit mayroong throttle delay response ang inyong sasakyan. So, tara, install natin ang throttle controller na ito. So, ito yung ating top speed throttle controller V2. So, meron siyang AI mode, controller lock, anti-car jack, student mode, throttle position graph. So, may graph siya, no? Kapag ginamit nyo siya sa inyong cellphone application, meron siyang app na ginagamit. Okay, mamaya itetest natin ito. No? So, buksan ninyo. Yan siya. So, maliit lang siya, guys. Ano? Yan. So, mga 2.5 inch lang ata yan. Diba? So, ito yung kanyang mga harness. Yan. So, ito lang siya, guys. Tanggalin ko na para sa inyo. So, kinakabit lang ito doon sa ilalim ng driver side, doon sa mismong gas pedal, gas accelerator. Meron doon cable na pagsasaksakan natin nito. So, either ito o ito. So, kakapain na lang natin yan. So, ito, kinakabit yan dyan. Okay? Ayan. Tapos, nakano lang siya. Dual-sided tape lang siya. Okay? So, ito, kakabit natin doon sa ilalim. So, meron lang tayo tatanggalin na cable doon. Sasalpak natin to. Plug and play siya. Okay? Tapos, ayusin natin siya. Lalagyan lang natin ng cable tie para organize yung ating pagkabit. Ayan, pasok tayo sa ilalim. Meron tayong ilaw dito. Yun. Makita natin dyan. Lagyan natin sa ilalim. Wait lang. Kita nyo, guys, to. Ayan, yan yung ating tatanggalin. So, paalala lang, ano, kapag nag-install kayo ng throttle controller, kailangan na naka-off yung accessories ng inyong sasakyan. Okay? So, mga after 5 minutes, pwede nyo nang tanggalin ito. Kasi pag ginawa nyo yun, tinanggal nyo ito na nakabukas yung mga accessories ng inyong sasakyan, baka mag-check engine. Okay? So, yun lang ang may clink paalala. So, ito yung tatanggalin natin. Yan. Yes! Ito yung stock na harness, throttle harness, no? Kasi ito yung pagkakabitan natin. So, lusot muna natin to, guys, dito, no? Lusot natin. Ayan. So, dito natin kasi ilalagay yung controller. Tapos kabitan natin to sa ilalim. So, ito. Dito sa stock. Yeah. So nakakabit na siya. Yung isa naman ito. Dito. Yeah. Okay.
papasok na siya. Kaya lang natin ang cable tie. I-organize na lang natin. Guys, no? So naka-cable tie na siya. So yung wire niyan, ginapang ko na lang. So ito dito lalabas yan. Yan. Start natin. So, i-try muna natin yung anti-theft. Naka-connect na to dun sa controller natin via Bluetooth. Okay? So, para makontrol nyo sa application ninyo, da-download nyo yung TapSpeed V2 sa application sa Android Store. Play Store. No. Tapos, yun nyo yung Bluetooth ninyo, tapos ibabind nyo ito dito sa inyong controller. Meron siyang ganito yung barcode, ng ganyan. So, i-scan nyo lang para mag-connect siya. Tapos nun, every time na gusto nyo mag-connect ito sa inyong controller, kapag gagamitin ninyo, automatic na yun, hindi nyo na-i-scan. Pag nun nyo yung Bluetooth, magkoconnect siya. Okay? So, pwede siyang controller sa app o kaya dito sa controller. So, makita nyo, pakita ko sa inyo. So, normal siya. Pakita mo dito. So, normal siya ngayon. Makita. Kung hindi nyo kita, nagbabago yan, yan, anti-lag. So kapag binabago natin siya, nagbabago din yung controller. So pwede siyang controlin sa cellphone. So titry natin itong ano, car theft. Ayan. Yan, pag naka-on yan, hapakan natin yung throttle. Yan. So wala siya, no? Kahit anong tiga mo dyan, wala. Yan natin, ha? So on natin dito. Oh, meron na. Diba? So yan yung isa sa mga magandang feature na ito. Okay, so try natin. Okay, so manual mode tayo. Ay, manual. Normal. Normal mode tayo. Ito yung stock mode. Ngayon pala tayo sa anti-lag. Nakatapak lang ako. Tumataas talaga yung RPM. So walang delay, di ba? Wala. Number 9 pa yan. So iba nyo rin yung mode nya. Pero tayo sa sports mode. Anong kailangan na sports mode? Mabilis siya mag-shift. Tsaka iba yung feel mo. Para talagang ano, nangangarera. Ganda, di ba? Oo, maganda. Naluluha nga ako, nasa loob lang ako ng sasakyan. Nakaganda ng throttle controller. Tinatanggal niya yung ano, yung delay sa response. Ito ngayon tayo sa top speed. Ayan, pagkatawid. Ah, top speed na yan? Ayan, top speed. Grabe, ramdam na ramdam. Pigang-piga ba yun? Hindi ah. Matitersera pa lang yun. Grabe, ganda. Eh, paano diba? Kung naka-power mode pa ako? Eh, pag naka-power mode ka, eh, mas malupit yan. Bitin yung kalsada. Ganda, di ba? So, yan yung ating top speed. Solid, di ba? So, may marami pang mga mode yan, guys. Marami pang mga pagpipilian kayo na feature. Sa Eco Speed, economy ito, makakatipid kayo ng 15% sa fuel yan. Sa Eco Speed tayo. Yeah. Hindi ka na mabibitin ito sa ano? Lalo pag kailangan mo umovertake sa mga bus.
Ah, hindi ka mabibitin talaga. Hindi katulad ng kahit naka-power mode ka dito sa Fortuner. Ano eh, minsan may delay. Yung pag kailangan mong pigayin, parang hindi agad aarangkado. Ayan, eco speed tayo. Dito pwede ka makatipid ng fuel dito sa mode na ito. So marami pang mode ito. Meron din student. Kung meron kang tinuturuan na estudyante, pwede nyong gamitin yung student. Ito, try natin yung student. Yan, wala na. Yan, sobrang delay ng response niya. Ano? Tiyatak ka pa wala, di ba? So, ano siya, di ba? Ayos, ganda. Student mode yan. Yan. Pwede ka magturo. Hindi niya mabibirit yung sasakyan. Kanan lang. Kanan? Kanan. Okay, so pwede siyang kontrolin dito sa apps. O kaya doon sa controller. Okay, so ano masasabi mo, Sir Ramil? Grabe. Ang ganda. Wala akong masabi kasi sa, kung ako natatanungin, itong sasakyan na ito malakas sa akin eh. Ang laki pa ng in-improve. Stock pa to, ah. Oh, yan lang i-upgrade na nilagay ni Noah's Garage. Grabe. Walang ibang modifications to. Ito lang, throttle controller lang. Lahat stock. Okay guys, so sana nagustuhan nyo video na ito. Kung may question kayo, comment lang kayo sa baba, okay? Maraming salamat at sa ulitin.